Dumepensa si Senator Amy Marcos sa mga bumabanat sa ginawa nilang pelikulang Made in Malacanang na mapapanood na sa mga sinehan. Apila ng senadora, huwag agad husgahan ang pelikula. Bakit may komentaryo na sa lahat? Hindi pa napapanood kasi ngayon pa lang ang opening day. Ngayon pa lang ilalabas sa sinehan. Kaya't naanyayahan ko kung ano man ang panig ninyo sa politika, paniniwala ninyo sa iba't ibang mga politiko, mas importante siguro makita muna para malaman kung ano nga ba ang sinasaloob nitong sining to. Itinanggi rin ni Senator Amy na namumudmud sila ng libreng ticket sa mga eskwelahan at local governments. Hindi! Nako! Para namang ang Viva papayag ng ganon. Lahat yan na binibili. Kaya nga lang maraming sektor na nag-volunteer kagad at humingi ng block screening. Yun yung mga pinamimigay na ticket, pinamimigay sa empleyado, sa staff, sa kamag-anak. Marami na ring loyalista, siguro bahagi na doon yung mga bumoto ng 31 million. Ang Benedictine na si Mother Mary Jan Mananzan, sinabing gusto lang umanong baluktutin ng pelikula ang kwento ng 1986 EDSA People Power Revolt. Partikular dito ang eksenang nagmamadyong ang karakter ng noibyudang si Corazon Aquino na kalaro pa ang mga madre. Kung hindi nakakagalit, it is ridiculous, ridiculous, as in out of this world yung ginawa nila, no? Kasi, my goodness, yung Carmelite sisters pa naman are contemplative. Mas stricto pa nga sila kesa sa amin na active, no? At talagang all of their time is spent in praying. That time na namimiligro ang buong bayan, magmamadyong ka, ano ba naman? Sobra namang distorted ang imagination niya gumawa ng pelikula na yan. At that time, they were making fasting, abstinence, adoration, sacrifices for the country. Binanatan din ni Mananzan ang direktor ng pelikula na si Daryl Yap. When you are going to show something, you have to see, you have to be sure of the veracity of what you are showing. My goodness, elementary yan. So, how can he be a media person when he doesn't know that? What is artistic there? I don't see anything artistic. It's a lie. It is a distortion of reality. Mag-apologize ka. You ought to be ashamed of yourself. Do not call yourself an artist. Dumistansya naman si Senator Amy at nagsabing si Yap ang dapat sumagot kung kailangan niya talagang magsorry sa mga Pilipino. Kahapon umalma ang Carmelite Sisters ng Cebu tungkol sa eksenang nagmamadyong ang karakter ni dating Pangulong Cory at ilang madre na hindi nakasuot ng kanilang brown religious habit. Sagot naman ng direktor na si Daryl Yap. Hindi niya batid kung bakit nang hihimasok ang mga madre sa kanyang pelikula, gayong hindi naman naka-brown ang mga madre sa eksena. Wala rin umanong masama sa pagmamadyong bilang pampalipas oras. Sherian Torres, ABS-CBN News.